guys, welcome back to my kitchen and it's me again, Sarah Bernasal. So for today's video, samahan niyo po ako, magluluto tayo ng ginisang munggo na may baboy. So paano nga ba palalaputin ang sabaw ng munggo? Ganito lamang po yon. Kailangan lamang po natin ibabad ang ating munggo, magdamag, and then kinabukasan papakuluan po natin ito para lumambot. So para po maumpisahan natin ang ating pagluluto, ito muna ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong 500 grams na munggo. Hatiin lamang natin siya. Mga 250 grams lamang ang ating gagamitin ito. Para po masarap at malapot po ang kinalabasan ng ating ginisang munggo, ginawa ko po ito gabi na. Hinugasan ko siya ng maigi at pinabad ko sa tubig buong magdamag. So, ganito po karami ang ating gagamitin. At hugasan lang natin ng maigi para paniguradong malinis ito bago natin ibabat. At ito na nga po, kinabukasan, pinakuluan ko siya para lumambot yung ating munggo. At ito na nga po ang ating munggo. Siyempre, kailangan natin ang iba pang sangkap tulad ng okra, talong, spinafre po ang ginamit ko dahil wala po akong makitang alugbati dito as of now. Siyempre, kailangan natin ng konting oil, karning baboy, spring onions, garlic, ginger, onion, salt, seasoning. It's a fish seasoning po. And of course, kalabasa. Umpisa na po natin ang ating pagluluto. Dahil po minsan nagumagamit ako ng karning baboy na may medyo taba, pinapalabas ko po yung mantika from the karning baboy. So dahil po wala po siyang masyadong taba dyan, gawin pa rin natin. Hintayin lang natin siya mag-turn into golden brown. So ayan na nga po, wala po masyadong mantika na lumalabas from our karning baboy. Kailangan lang nating magdagdag ng kaunting mantika para po maumbisahan natin ang ating paggisa. Yan, unahin ko lang ang aking onion. Depende po sa inyo kung ano ang gusto nyong unahin, garlic ba or onion. So, sa akin po, inuuna ko po yung minsan ang onion, then ang ginger, at ang last po ay ang ating garlic para po hindi po masunog ang ating garlic. So, ganyan po ang aking process ng pagluluto ng paggisa as of now.
At ayan na nga po, pwede na ang ating karni. Sunod naman natin ang ating munggo. Gisahin natin ito bago natin isunod ang mga iba pang sangka. Paghaluin lamang natin. Saka natin lagyan ng tubig. So, depende po sa inyo kung gusto niyo ng medyo masabaw siya or dry. So, for me po, I prefer po na maraming sabaw ang aking munggo. So, paghaluin lamang natin. At isunod naman natin ang ating kalabasa. Takpan lamang natin ito. Hintayin natin lumambot ang ating kalabasa. Saka natin isunod ang iba pang mga sangkap. As you can see po, napakalapot po ng ating sabaw. Hindi po siya malabnaw kahit medyo dinamihan ko ng tubig. So, isunod na natin ang ating talong. At okra. At pwede na po natin itong timplahan ng ating seasoning na fish. Makikita nyo po itong seasoning fish sa Asian store. Ito po yung tinatawag na hondashi. Siyempre, lagyan natin ng kaunting salt. At ayan na nga po, pwede na nating ilagay ang ating espinafre o kung ano po ang gusto nyong ilagay na idagdag sa ating munggo.
So, ito na nga po ang ating finished product na ginisang munggo. Spinafre po ang ginamit ko kasi yung alugbati dito madalang lang makikita. Spinafre. At saka ito din yung ginamit ko para siyang Ajinomoto. It's a fish seasoning. Sa Asian store to makikita. So, that's it for today. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell button para po updated kayo sa aking next video. And if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. So, that's all for today. Thank you for watching and God bless us all.